Pinaghirapan niyo ako, ha? Saan sulo kaya ng tundo hindi kita masasakote, Jack? Ngayon, isa na lang pamimilian mo. Ang sumuko o mamatay dito ngayon. Hindi ka ba sigurado, Rigor? Huwag pa ako! At kung mamatay man ako, maraming gaganti sa'yo! Doon magsisimula ang kalbaryo mo! Ah! Yan ang bagay sa na katulad mo, binabaon sa bato. Garbo mo. Sinta, di ba? Congratulations, De La Cruz. Congratulations, Madam. Salamat, sir. Sa pagkapatay niyo kay Jack at mga tauhan niya, ang ating munting istasyon ay pinupuri na ngayon ng higher authorities. Pare. Keep up the good work, mga bata. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Ay, nararangal ko kayo. Ayos! Thank you, sir. Sir. Celebration to, pare. Okay. Pare, okay. O, paano? Inom muna tayo. David, ipunin mo lahat ang tao ni Jack. Mula ngayon ako nang kikilos. Gagantihan natin ang demonyong si Rigor. Lagi kang mag-iingat, Rigor. Walang sinasanto mga kalaban mo. Walang pinipiling lugar at oras. O, teka nga muna. Ayusin natin yan. Tatandaan ko, Father. Mauna na ko kami. Asya, sige na. Sige. Halika na. Ayan. Tay, bilhin niyo naman ako ng balloon. Ha? Sige. Sige. Noong pakabigyan niyo na isa. Ito. Ano bang mapapala mo sa balon? Makakain ba yan? Bakit? Pakialam mo. Mm-hmm. Tama na. Tay, halika na. Tayuwi na tayo. Nagugutom na ako eh. Oo nga, Rigor. Kanina pa sila nagugutom. Takaw-takaw mo eh.
Ikaw. Ngayon, palagi mong pinag-iinitan yung kapatid mo. Tayo! O sige, sino bang taya? Ikaw ang taya! O sige, takbo na kayo! Ba, Doktora, magandang umaga ho. Magandang umaga, Mang Dado. Sa Linggo, meron ho kaming medical mission. At isama niyo sina E.G. at si... Ah, si Balong ho, tsaka Balong. Si Tibo. Oo, para mabigyan naman ho sila ng mga gamot at ma-check up. Sige ho. Uy, Tiniente! Mandado, kamusta na ho? Mabuti ho. Kayo, papasok na ho ba kayo? Di pupunta ako dito sa may barangay, kay Kapitana. May nagre-reklamo ata eh. Tiniente, si Doktora Jenny Salvatierra. Meron ho silang medical mission sa Linggo. Dalin niyo ho yung mga anak niyo. Ay, Doktora, si Tiniente Rigor de la Cruz. Siya ho yung mabuting pulis namin dito. Naririnig ko nga ho kayo. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako rin, ma'am. Halika na. Itay na ho. Sasamahan ko na ho kayo doon, kinakapitan. Ikaw ang daldal mo talaga. Tay, pag napapalaban po ba kayo, hindi po kayo natatakot? Siyempre, hindi. Matapang na pulis, itay. Tao lang ako. Pero paminsan-minsan, meron din nun. Ibig niyo sabihin, natatakot din kayo? Oo naman. Pag iniisip ko kayo. Tay, bakit po kami? Uy, siyempre. Lumalaki pa lang kayo. Eh, alam nga naman, iwan ko kayo sa nanay nyo. Kawawa naman siya kapag siya lang magpapalaki sa inyo. Hindi po mangyayari yon, Tay. Kasi po, mabilis po kayong humawak ng baril eh. Kayong dalawa, binobola niyo ako, no? Basta, paglaki ko, magiging pulis ako katulad ni Itay. Paano ka naman magiging pulis, kuya? Eh, nung sinuntok ka nga nung kaklase mo, umiyak ka na. Bakit? Nakasapak din naman ako, ah. Ang yabang mo naman, relax kuya. Lang. Relax lang, Dok. Pero gusto relax ko, lang, Kap. Pagka lumaki na ako, gusto ko maging doktora. Alam mo, Dok. Ewan ko lang kung magiging doktora ka. Naku. Nag-aaway ba kayo? Hoy, Kap. Dok, para maging doktor ka, at ikaw maging kapitan, matulog muna tayo ng maaga. Ha? Halika na, matulog na tayo. Eh, natulog mo na ba yung mga bata? Opo. Alam mo, kaya lalo ako mahihirapan yan dahil sinasanay mo silang ikaw nagpapatulog sa kanila. Anong magagawa ko? Malalambing ang mga anak mo. Spoiled sila sa'yo, Kamo. Pinupunuan ko lang ang pagkukulang ko. Ayoko naman lumaki ang mga anak kong malayo sa ama. Alam mo, hindi mangyayari yon. Ang babait na mga batang yan. Katunayan, alam mo, sila pang nag-e-explain sa akin kapag ka hindi ka makaka-uwi dahil sa trabaho mo. Pag may operations kayo. Gusto kong maibigay sa kanila mga pangarap nila para magkaroon ng magandang buhay. Isipin mo, yung anak mong lalaki, gusto na rin yatang magpulis. Isa naman, medicine. Kaya ngayon pa lang, alam ko na, na tama ang pagpapalaki natin sa kanila. Katunayan nga, alam mo, pati mga co-teachers ko, tuwan-tuwa din sa dalawang yan dahil bukod sa matatalino na, ang babait pa. Kaya nga ako nagsisika para sa kanila. Idol ka talaga ni Alden. Hindi mo ba pipigilan mga anak mo? Ba't ko naman sila pipigilan? Iba ka talaga. Yung ibang ina, pinipigil ang mga anak nila kapag kapareho ng trabaho ko gusto nila. Kahit sa pelikula, babae kontra. Kapag alam nilang ganito ang trabaho ng asawa nila. Alam mo, iba ka talagang ina eh, no? Alam mo, kahit sa anong trabaho, pag oras mo na, wala ka na magagawa. Isa pa, alam ko namang mahal na mahal mo ang trabahong yan eh. Wala ka namang ginagawang masama. Medyo delikado nga lang, pero kasama naman sa trabaho yan eh.
Alam mo, gusto kong malaman mo na pinagmamalaki kita kahit kanino. Alam mo, hanggang ngayon, pinatatangos mo pa rin ilong ko. Yun lang? Salamat, Ate Jenny. Tanggal na naman po ang hubot-hika ko nito. Eh kung iinumin mo lahat na gamot na binigay sa'yo ni Ate Jenny, kaso takot na sa gamot. Aba, AG, kailangan inumin mo lahat ng mga gamot na ibinigay ko sa'yo para mawala ang ubo mo at lumakas ang baga mo. Aba, naku, kung matitigas yun talaga ang ulo ng mga na yan, eh pagbababatukan ko yan. Eh nasan mo nga pala si Balong? Si Balong? Naiwan sa bahay. Alam mo na, tagaligpit ng kalat ng mga na ito. Oh, paano, Jenny? Salamat, ha? Alam naman namin marami ka pang gagawin. Alis na kami. O, sige, Mang Dado. Oh. Salamat po, Ate Jenny. Sige. Salamat po. Oh, bakit? Na paano? Doktora, ipache-check up ko tong apo ko, hindi maalisan ng lagnat at ubo. Ano hong sakit? Inuubo ho, eh. Ay, kawawa naman. Okay, tingnan ho natin, ha? Si Doktora! Pare, tama-tama, dumarating si Doktora. Ayos dyan. Panalo. Panalo. Inom pa, pare. Maganda nga po, Doktora. Dala niyo ba yung pag-a**in niyo? Eh, Doktora, si Toto ang patutuloy namin. Ito, si Toto. Pa hanggang ngayon, mga bastos para kayo, eh. Mabuti ka tinutulungan tayo ni Doktora, binabastos pa. Hoy, tanda. Huwag ka nang makialam. Palibasa kasi, matanda ka na, kaya wala ka na li... Hindi mo nakikita yung ganda ni Doktora, eh. Talaga palang mga bastos kayo, eh! Doktora! Ang bastos mo! Aray! Kapain na! Hoy! Dado, nasaktan ba kayo? Mandado, ayos ka ba? Okay lang yun. Mabuti, Rigor. Dumating na kayo. Eh, ma'am, kamusta kayo? Salamat, ha. Alis ka dyan. Salamat. Nasaktan ka ba? Hindi, okay lang. Tumayo ka na nga dyan, Mandado. Hi, Ma. Hi. Oh, anak, maaga ka yata. Mukhang nasa mood ka ngayon, ha? Mukhang may nagpapasaya sa puso na anak ko, ha? Ang mama naman, nakita niyo lang akong masaya, eh. Binibigyan niyo na ng kahulugan. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Alam niyo kasi, may nakilala ako. Gwapo, ang bait. Kaya lang, may mga anak. Sa madaling salita, may asawa na. Doktora ka't dalaga. Huwag ka nakikisama sa may asawa. Ang mama naman, nagkikwento lang naman po ako, eh. Ah, basta! Kung iibig ka dun sa binata, dun sa walang masasaktan. Oh, maganda nga po. Eh, maganda nga po, Mang Rigor. Pasok ka ba? Gabi ho, duty ko ngayon, eh. Pauwi na ho ako sa amin. Mang Rigor, pagkain ho ba yung hawak niyo? Sa'yo na isa. Ayos! Salamat po! Sige po, Marigor! Tay, ka nang gihili, ha? Shake, shake, bam! 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 Tay! Hello, Tay! Tay, yung pangako mo, ha? Ano yun? Diba, sabi mo, pag nakakuha kaming mataas na grade,
kakain tayo sa labas. Sinabi ko ba yun? Di ba sabi mo? Ganun ba yun? Ay, nako. Makakalusot ka ba naman sa mga anak mo? Sige, bisa kayo. Yay! Masisimba muna tayo, ha, bago tayo pumunta ron. Bilisan nyo, ha? Saan ka galing? Sa loob ng kwarto. Ikaw nga dyan dapat tatanungin ko, eh. Saan ka galing? Dahan-dahan, ha? Aalis tayo! Oh, ayan. Nauntog na naman. Huwag na kasi kayong malikot. Saan po tayo pupunta? Pwede ba sabi ko magsisimba muna tayo? Bart Simpson, give me example of name of boys. Masero. Carlos. Dad, tumubusog na kami. Kain na tayo. Saan niyo gusto kumain? Sa restaurant. Kayong dalawa talaga, hindi kayo makahintay. Sige, magturo kayo, akong bahala. Doon po. Doon, no. Hindi ko matanggap ang nangyari kay Bruno. Napatay ang demonyo. Tumabla naman. Ang hinanakit ko lang ay kung bakit hindi pa niya dinamay si Rigor. Kung sa bagay, ang mawalan ng asawa at anak ay parusang walang kapantay. Parusang walang kasinsakit. Alam mo, Tay, mahal na mahal kita. Ako rin, Tay. Sana hindi tayo magka-hiwa-hiwalay nila nanay. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, palagi na tayo magkakasama. Tsaka, hindi na tayo mag-hiwa-hiwalay. Totoo yan, Tay? Oo. Yay! Oh, saan naman kayo pupunta? Dali lang po, Tay. Pupunta lang po kami kay Mami. Sandali lang! Anak! Pare, kahit di mo sabihin, dama ko yung sakit na nararamdaman mo. Pare, tibaya mo dibdib mo. Harapin natin ang bagong bukas na naghihintay. Pare, yung pakikipaglaban simula pa lang, di pa to katapusan. Pwede ba iwan niyo muna ako?
Gusto kong mapag-isa. Sinabi na umalis muna kayo eh! Bakit ang hihingin nyo? Ang babas nyo ikaw pang magbabayad dito mga ininom natin! Tatapang nyo ah! Sino babalag? Rigor! Ano bang nangyayari sa'yo? Talaga bang gusto mo sirain ang buhay mo? Ha? Tandaan mo kung hindi sa akin, sa kulungan na sana ang pagsak mo! Rigor, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon dahil sa pagkamatay ni Evelyn at ang dalawa mong anak. Pero por Diyos por Santo naman, hindi may babalik na ginagawa mo sa sarili mo ngayon ang buhay nila. Tingnan mo itsura mo ngayon. Para kang isang sanggano. Talaga bang wala na halaga sa iyo ang buhay mo at ang sinumpa mong tungkulin? Eh, simula nung nawala yung pamilya ko, nawala na rin ho ng kabuluhan yung buhay ko. Ikinalulungkot ko, Rigor. Ikaw ang pinakamahusay na tauhan ko. Lahat ng mga matitinding misyon na binigay ko sa'yo, nalusutan mo noon. Pero ngayon, tinalo ka ng kabiguan. Epe, subukan nyo muna mawala ng mahal nyo sa buhay bago nyo sabihin sa akin yan. Eh, hindi nyo ako naintindihan eh. Lahat ng pagkakataon, binigay ko na sa'yo para magbago ka, pero wala kang ginawa. Wala! Kaya wala akong magagawa kundi suspindihin ka hanggat hindi natatapos ang kaso na isinampa laban sa'yo ng may-ari ng club na yon. Ngayon, pag nagliwanag na ang utak mo, saka na lang kita may babalik sa pagkapulis. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Basta't simula ngayon, kalimutan nyo na nagkaroon kayo ng opisyal sa katauhan ko. Pero sir, hindi ka dapat patalo sa damdamin mo. Oo nga naman, sir. Sayang lahat, sir, ang mga pinunla mo. Doon din lang pala magwawakas. Lahat ng tao maabot sa puntong ganito. Huwag sanang umabot sa inyo. Okay. Pwede pang baguhin ang lahat, Tinyente. Tinyente, huwag mo sayangin ang panahon. May pagkakataon pang tumaas ang iyong ranggo. Kailangan ka ng istasyon. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Lumalalang karasan. Huwag na kayo humirit. Hindi na ako pulis. Rigor, ito yung pinabili mo. Nga pala, Rigor, gamang... Hindi ko na kailangan ng mga sasabihin mo. Sige na, mauna ka na. Sige na.
Rigor! 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 Mm. Ako, mataas ang lundat pa. Lu! Teka, eh! Ano ba, Rigor? Kailangan madala ka agad sa center. Itutulog muna ako. Rigor! Baka mamatay ka agad yan. Ano bang nangyari kay Rigor? Kasi o, doktora, doon natutulog sa puntod ng asawa niya at mga anak. Siguro nalabigan. Kaya yun, nilagnat. Sobra sa alak, kulang sa paligo. Ano bang ililigaya niya dito? Alam mo, Rigor, kung hindi mo titigil yung paglalasing mo at pagpupuyat mo, ikaw ang papatay sa sarili mo. Hindi ko inaalis sa'yo na ipagluksa mo ang pamilya mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay nila. Alam mo, Dok, gusto mo akong tulungan? Saksakan mo na lang ang lason. Nahihirapan ako eh. Hindi ko kailangan ng payo mo, Dok. Pero tinyente. Hindi na ako tinyente. Hindi na ako pulis. Salamat na lang, Dok. Berto, sabi ko naman sa iyo, wala akong sakit. Ubo lang to. Sana, namatay na ako kasama niyo. Di sana magkakasama tayo. Alam niyo, mahal na mahal ko kayo. Alden, di sana, Evelyn. Mahal na mahal ko kayo. Thank you.
po niya sa ilog pa siya. Balay na! Dahan-dahan lang kayo, ha? Purong-puro, boss. Maaasahan talaga si Mr. Lee. O sige, bukas i-dispose niya sa mga source, ha? Boss, may pinasasabi si Mr. Lee sa'yo. Lahat ng stocks, magpasabi ka lang, ibibigay sa'yo. Ano? Bahala ka na dyan. Oh. Sige. Deliver mo agad. Yes, boss. Sige, tayo na. Darating ba yun? Darating yun. O yan na pala eh. Parehas ba yan? Oh, kailangan bukas ang kabayaran yan, ha? Oo. Sige na. Sige na. Bossing, magandang hapon, o. Oh, magandang hapon din. Pwede ba magtanong? Ano yon? Saan po ba yung papuntang impyerno? Ikumusta mo na lang kami kaysa tanas! Amin ba? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!
Pare, napanood niyo ba yung huling laban ni, ano, Peñalosa? Oo. Daya eh. May siko. Magandang gabi, ho. Pwede mong makita laman yan? Boss, konting check-up lang. Pwede. Kaya na lang tumingin. Sige, tingnan nyo. Para pigilan ang pagtaas ng kriminalidad dito sa Maynila. Naku po, Panginoon ko, kailan kaya matatapos ang inaabot namin konsumisyon sa mga pinutukan ng magagaling na opisyal ng pulis? May isang bagay pa akong hinahangaan sa inyo eh. Tiyak na kayo ang numero uno. Alam niyo ba kung saan? Sa Narinig nyo. Sinimulan na niya ang mga pagbira sa atin sa radyo. Ang susunod niyan, tsaryo. Hindi pa natin nalulunta sa pagkamatay ni Rigor. Kapwa nating pulis, inupakan ang... Hindi tayo tumitigil, sir. Patuloy tayo sa pag-imbestiga at tinuugat natin yung pagkamatay ni Rigor. Gusto rin man nating lutasin ang kaso, sir. Wala tayong magagawa. Walang testigo. Walang kaso. Kaya, closed case na ito. Isa na naman unsolved crime. Kung magsasalita lang nakakita ng pagkamatay ni Rigor, sir, tapos na tong kaso. Suyurin nyo ang sementeryo! Magtanong sa sepulturero! Gamitin nyo ang pagkapulis nyo! Mahal na prison lang ako sa mga pinagkagawa ng mga pinutukan ng magagaling na ito. Itong mga opisyal. Totoo ba ang sinasabi mo, Berto? Opo, Mandado. Nakita ko po silang tinapon nila sa ilog. Pagkatapos silang bugbugin at patayin sa sementeryo. Nakita nyo pala. E ba't hindi nyo sinabi sa mga pulis? Bakit ko naman nung sasabihin sa pulis, Doktora? Eh, hindi ko naman sila kilala. Kayo naman ho ang nakakaintindi sa akin. Kayo magturo. Mabuti pa. Sabihin natin kay Sargento Montano ang lahat. Para magkaroon sila ng lead sa kaso. Bahala po kayo. Kayo lang po nakakaintindi sa akin kung bakit hindi ako makakatulong sa inyo. Amang makapangyarihan sa lahat, tanggapin mo po sa iyong sinapupuna ng kaluluwa ni Rigor. At sana'y maluklok siya sa iyong kinaroroonan. Patawarin mo po siya sa kanyang mga kasalanan. Tanggapin mo po siya ng buong lugod sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Amen. Sabihin mo kay Lambert, kung ganito na ganito kagandang binibigay niyang deal, aagos ang supply na epekto. Makarating. Siguraduhin niyo lang na hindi ako maagrabyado. Hindi ako mahirap pausap. Basta't gusto ko ang tao, walang problema ang presyo. Yan ang gusto ko sa'yo. Hoy! Baka naliligaw ka ng pinupuntaan! Walang party dito! Hindi. Kayo talaga asadya ako dito. Bakit? Tapos na ang araw ng patay! Nakasoro ka ba? Bakit? Sino ka ba? Ako ang sugo ng Tundo. Dumating ako para walisin ang mga masasamang damong katulad nyo.
Kumusta, Moriones? Wala tayong problema doon. So, Sande. Ayos lang tayo doon. Kapag may humara-hara, sinusupalpal ko na kagad. Oh. Ano nangyari? Boss, parang multo. Bigla na lang sumulpot. May agima to ata eh. Hindi tinatablan ng bala. Multo. Agimat. Multo? Agimat? Hanggang ngayon ba naniniwala pa kayo sa multo o agimat? Ha? Tama na, boss. Papatay mo man ang mga yan, wala rin mangyayari. Ipagpasalamat na lang natin, walang nakuhang ebidensya. Eh, yun na nga ang kinagagalit ko eh. Bumalik niya ang epektos, wala naman tayong pera. Malaking nawala sa akin. Boss, madaling bawiin yun. Marami tayong stock dyan. Nelson, pagsabihan mo mga tao mo, ha? Dahil kapag nangyari pa to, kahit bangkay pa ng mga to, ayaw ko na makita rito. Humigil ka na! Kasi boss eh! Ka na humilit! Higit ka ba nahilit eh! Alis na! Ibo, aligaya. Po. Dali nyo kay Mang Fred ito, ha? Opo. David. Nandito na mga kaon. Saan nyo gusto i-deliver? Tigil! Tututukan sa likod. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo dyan. Gusto lang kitang makakilala. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Makikilala mo rin ako. O nga naman, Lo. Tama si Ate Jenny. Patay na ho si Mang Rigor. Paano pa ho siya makabalik? Pero, alam nyo, malakas ang kutob ko. Nabuhay pa siya eh. Baka gutom lang yan, Lo. O kaya ko lang ay sa paligo. Kayong dalawa, ha? Niloloko na naman niyo ako, ha? Hoy, huwag mo pakialaman yan. Yan! Ano ba yan? Eh siguro, Lo, ito yung bago sideline nila. Sideline? Anong sideline? Eh kasi, Lo, nagdi-deliver ho kami ng kandila. Sa bawat pong kahon na dinideliver po namin, binabayaran po kami ng 200 piso. At may bonus po kaming dalawa na 200 piso. Lo, lahat. Tama po. Iniipon po namin para may pambili ng gamit dito gamit sa bahay. Sa bahay at pambili po ng pagkain natin. Lo, huwag na po kayong magalit. Huwag ka na magalit, Lo. Alam nyo, hindi ako nagagalit. Nagtataka lang ako kung bakit nagdi-deliver lang naman kayo ng kandila ay binabayaran kayo ng mahal. Siguro, may ginto sa loob nito. Akin na nga yan. Ano ho yan, Lo? Ewan ko. Buyan, Mandado. Mabrigo!
Sino ka? Abante mo na. Mamamasyal lang tayo. Ang iniisip ko lang, sino ba talagang sugo ng tundo? Bigla na lang siyang lumitaw na parang Robin Hood at tinulungan at nakiisa sa mga mahihirap. Kung sino man siya, natitiyak kong may mabuti siyang kalooban. Rigor? Nagpalagi ka ng Panginoon. Sabi ko na nga ba, buhay ka eh. Ayos sa balibalita. Ikaw eh. Patay na. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, Father. Binaril ako at binugbog ng mga sindikato. Tapos itinapon ako sa ilog. Ang ibig mo sabihin, talagang patay ka na. Paano ka nabuhay? Nang lumubog ako, bumulwak ang dugo sa aking mga sugat. Tapos sumabay na rin ang mga bala. Katakataka nga eh, biglang nag-ilom lahat ng sugat ko. May mga nababaril, nabubuhay pa rin. May tinatantad ng saksak, nabubuhay pa rin. Ngayon alam ko na, kapag gusto kong buhayin ng Diyos, mabubuhay ka. Naniniwala ako. Nagtago ako sa bundok ng basura. Pero parang may boses na nagsabi sa akin na lumabas ako. Lumabas akong nakamaskara. Maskara ng katarungan. Upang linisin ang mga basura ng tundo. Kung kailangan mo ng tulong ng simbahan, nandito lang ako. Puro na lang sugo ng tundo! Sawang-sawa na ako ng sugo ng tundo! Bingim-bingi na ako! Boss, ayaw nyo kasi maniwala sa amin. Talaga may sugo ng tundo. Tumahimik ka! Walang sugo ng tundo! Ha? Isang ahente lang yan! Padala ng DPA! Napakawala ng mga otoridad! Na nagpapanggap na bayani! Isang bagong strategy ng mga kalaban nating opisyal! Para takutin tayo! Para lituhin tayo! Ang mahirap nga, pariyan na lang ang kinikita ng negosyo natin ngayon. Eh, yun na nga eh, hindi ba? Kaya umiinit ang ulo ko. Dahil sa mga kuhan nyo, iisang tao lang, ha? Nangangatog na nyo. Nelson, ikuti mo ang tundo. Ha? Hanapin mo kung sino ang sugo ng tundo. At dalhin mo siya sa akin! Ang ibig niyong sabihin, sir? Wala. Hati ang mga opisyal. Yung mga iba gusto, yung kalahati ayaw.
Kayo, sir, saan kay panig? Kung pangkaraniwang mamamayan lamang ako, masasabi kong maganda ang ginagawa ng sugo ng tundo. Kahit papano, napatahimik niyo mga kriminal. Malalagay naman tayo sa alanganin, sir. Eh kung pangkaraniwang kriminal ang sugo ng tundo, pag nahuli natin, papalakpakan tayo ng tao. Ang problema natin, sir, ang sugo ng tundo ay Robin Hood sa tingin ng mga tao. Kaya tiyak na itatago siya ng mga tao, sir. Wala tayong magagawa. Kailangan huliin natin siya sa lalong madaling panahon. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Ano? Wala eh. Walang gustong magsalita. Pakiramdam mo, tinatago siya ng mga tao dito eh. Kailangan sigurong sumampol muna tayo magtumba ng tao dito. Para lumabas yung demonyong sugo ng tundo na yan. Tara.
Malungkot ka. Mukhang malalim ang iniisip mo. Naiisip ko lang ang nangyari sa buhay ko. Iniisip mo sila? Maalis mo ba naman sa akin yun? Hindi. Gusto ko lang naman na maging masaya ka. Ayokong nakakitang malungkot ka. Lalo na pag magkasama tayo. Ba, masaya naman ako ha. Masaya ako. Di ba? Boss! Boss! Alam ko mali ako! Boss! Akala ko pa buo mo. Ha? Eh, tinutukan ka lang ng baril. Nanginig na yung tukos sa takot. Boss, tututuhanin ako ng suko na tundo. Kaya, sinabit ko lang yung mga katauhan natin kaysa kong patayin, boss! Ganon. Sa kanya, nanginginig ka sa takot. Sa akin, hindi. Boss, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Boss! Maraming salamat sa tulong mo, ha? Salamat, sige. Ha? Sige. Sige. Angkit mo. Ano? Ginalugad na namin ang buong sulok ng Maynila. Tinakot ko na ang lahat ng makakausap ko. Pero walang makapagturo sa amin kung nasaan ang sugo ng tundo. Boss, para tayo naghahanap ng karabi sa punto ng Dayami, ah. Huwag na kayong mga tuwiran. Ang sabihin nyo, puro kayo palpak. Puro kayo. Pero sa naisip kong plano, siguradong hindi na tayo mahihirapang hanapin pa ang sugo ng tundo. Yan na mismong lalapit sa atin. Boss, anong plano mo? Ay, si Sugo, oh! Sugo! Ay, Sugo! Palibigan mo na ni Sugo! Sugo!
ang sugo ng tundo ay hindi nang nanakaw at pumapatay sa mga taong walang kalaban-laban. Ikaw ang nagsabi niyan, Padre Angelo. Ang ibig mo sabihin, hindi ikaw ang nagnanakaw at pumapatay sa mga taong malinis na naghahanap buhay? Father, binuhay ako ng Diyos para bunutin ang masasamang damong nagpapadumi sa mukha ng tundo. Kung gano'n, sino ba ang nagnanakaw at pumapatay? Father, kung may mabuting sugo, meron din masama. Kasinungalingan! Maraming nagsasabing ikaw ang magnanakaw at pumapatay. Pati ba naman ikaw, Jenny? Ang pinaniniwalaan ko ay ang sarili ko, hindi ang sinasabi ng mga tao. Hindi kita naman pinipilit maniwala eh. Nung minsan, narinig mo, pinupuri ng mga taong sugo ng tundo. Pero ngayon, parang hindi ka na naniniwala. At ang kabutihan ay para rin kasamaan. Madaling kumalat. Nababalitaan ng mga tao. Madaling magkunwari, Rigor. Alam mo, ang mabuti ay parang ginto. Lubog mo man sa lupa, ginto pa rin. Pero ang masama, maitim ang budhi. Hindi kayang itago na matagal. Sana maunawaan mo ako, Jenny. Maglaseng, maglaseng, at pag tayo ay nalaseng, itiray natin si Maling. Pagigit kayo! Tinamahan kayo ng mga galing! Puro utang na iniinom nyo, kinukulit pa ako! Tumigil ka nga dyan! Mas malakas pa ang bibig mo sa amin! Bigyan mo kami ang sarap! Sarado na to! Migil ka! Hindi ka nagbigay! Igipain ko tinta mo! Kayo hindi na mabiro, bibigay na. Bibigay din pala eh! Pre, mga lasing na kayo eh. Baka pwedeng magpahinga na kayo. Bakit? Sino ka ba? Wala kang pakialam kung gusto pa namin maglasing. Tamaas ka na ka ba? Eh, mas mukhang lasing ka pa nga kaysa sa amin eh. Ano? Paano? Dito po. Mauna na ba kayo o pakakain ko pa sa inyo bala ko? Tira kayo! Bayad! Bayad ko! Pilisan nyo! Maraming salamat po, Mama Sugo. Ngayon, malalaman natin kung sino ang totoong sugo. Ikaw ang huwag! Dito, sa gabing ito, papatak ang dugo ng demonyong sugo ng tundo. Dito, sa katayan ng barko. Dumating na ang demonyo.
Salubungin niyo. Nelson, may iwan ka rito. Kailangan huliin natin ang buhay ang sugo ng Tondo. Yes, sir. Yes, sir. Doon ka. Gano man doon. Mag-iwaiwala tayo. Ang tagal ko rin hinintay na makahanap ka. Sumu
sumusulak na ang dugo sa mga ugat ko. Masyado ka mainipin. Ngayon, ikakalat ko dugo mo dito sa lupa. Kung wala ako sa likod mo, pagputok nito, titiyakin ko sa'yo, basagyan bungo mo. Baba mo yung baril mo! Sinabi ng babae! Baba! Kasugo ng tundo. Nanghihiram ka lang ng utak. Pero bago kang malagot sa kamay, gusto mo na kitang makilala. Minsan mo na akong pinatay. Pero binuhay ako. Para tugisin ang lahat ng katulad mo. Rigor. Ikaw ang sugong patay. Muling nabuhay. At muling mamamatay. Yes, sir. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi na tayo mag-iwalay. Mahal ako ng Diyos.